Ito kasi guys, maliit, maliit siya, malakas. Malakas yung loob. Ano, hindi ko siya pinapapasok. Kaya sinabi ko sa kanya, huwag ka muna pumasok kasi ano, walang sasakyan. Sabi siya naman, sabi niya sa akin, hindi. Sayang. Ani, sayang eh. Walang pera eh. Pag hindi ka nagtatrabaho, ano gusto mo? Dito ka lang sa bahay. Wala kang mapapala. Totoo naman yun. Na. May point naman ako doon. May point siya doon. Pero yung point ko sa kanya, yung kaligtasan niya. Kasi walang masakyan. Sabi ko sa kanya, walang masakyan. Baka mapano ko sa daan. Tapos yung taxi, 400 araw-araw. Alaman! Diyos ko, ginoo pa! Ito kasi guys, maliit. Maliit siya, malakas. Malakas yung loob. Kaya yun, hindi ako nagkamali sa inaala ko. Nung nag... Iyak? Yung nag-video call kami, mga alas 7 ng gabi yun eh. Maaga sabi, pa yun. Except maaga pa yun. Tao, kasi dati, wala pang pandemic, kahit anong, alam anong, na. Anong araw, anong month ba yun? July ata yun. July 17 ata. July yun. Nag-ano kami, video call kami, pauwi na siya. Sabay nung pag, habang nagbibideo call kami, naglakad siya hanggang ano, pa-coastal, di ba? Oo. Sabay dun siya para... dumaan sa ano, part ng madilim, sa may, yung sa may mga... Ano part na madilim? Madilim talaga dun sa may ano, sa may papuntang coastal. Yung sa may mga puno-puno na, doon, yung madilim na talaga. May parang creek, ganito yung dinaanan niya, may ganyan. Tapos ano, yung ano kasi, yung kalsada dun, unti lang yung ano, may nadaan talaga na sasakyan kasi wala talagang... Wala talagang masakyan. Tapos yung mga sasakyan doon lang sa gilid. Eh ako nandito. Mm. Yung mga sasakyan doon lang. Wala pang ilaw. Kasi dati may ilaw yun. Expect ko may ilaw yun. Tapos ano. Tawid. Sabay ito pa sinabi ko sa kanya. Ang liit-liit mo. Kahit isang tao lang yung gumawa sa'yo ng masama. Baka di ka na makapalag. Sabi niya, hindi yun. Kayang-kaya ko yun eh. So yun na nga, yung nag-ano kami, yung nag-video call kami ng gabi. Hanggang sa nagulat ako, kala ko nagbibiro lang to na ano, na... Na hold up. Sumigaw siya, sabay nung pagkasigaw niya, doon na ako natakot talaga, guys. Talon. Bumaba ako nung ano nun. Kasi pinatay ko ulit yung ano, video call, baka sakali. Kasi ano, yung nangyari sa akin noon nang pagkaganyan talaga ng hold upper sa akin. Ang daming pumapasok sa isip ko kasi 'di ba, uso yung yung papatay nga, yung parang ganun yung ilalagay sa van tapos no, parang ang dami tas ripin ka. Grabe, buti yun lang talaga. Nako. Sabay yung ginawa ko, bumaba ako doon kasi nasa taas ako ng bahay namin eh. Tinawag ko yung airpot ko. Sabi ko, "Pa si Rachel na ano doon sa ano?" Di ko alam kung ano yung natakbo sa isip ko nun na nakasakay ako sa motor eh. Sabay yun, nung... Ano kasi yung hold upper, tinakpan yung bibig niya sabay sa madilim na part. Tinakpan yung bibig niya. Hinahatak niya talaga ako. Hinahatak niya. Kasi naka-stop over din yung sa gitna. Hmm. Kaya inano na talaga, alam niya na dadaan na yung sasakyan yung ilaw, dun siya kumalas. Grabe talaga. Buti cellphone lang yung kinuha sa kanya. Kasi ako, alam ko na agad sa utak ko, no, baka anong gawin na itong hold-upper na to. Pero sayang din cellphone ko nung, pinaghirapan ko yun. Sabi ko, ano itong hold-upper na to, baka mamaya, anong gawin sa kanyang masama. Yung ganun agad natakbo sa isip ko nun. Pero nakatulong yung mga dasal kasi syempre, ano, hindi ko in-expect na may dadaan na taxi, may naunong taxi. Tapos, yun lang talaga sila magkasunod yung taxi. Tapos yung patrol, yun yung magkasunod. Di pa naniniwala sa akin yung taxi. Ayaw pa ako pagbuksan, pumunta kasi ako ng gitna. Iyak ako ng iyak. Tapos, nung pagdating namin doon sa coastal, nagtatanong-tanong kami doon sa mga tambay doon. Sabi nila, sabi ko, tinatawag ko siya, sinisigaw ko yung pangalan niya doon sa pinangyarihan ng ano niya, nung in-hold up siya. Sabi ko, putik, baka na paano na to kasi walang nasagot. Sumisigaw ako doon sa daanan. Ano, nanginginig yung itsura ko, ang laki-laki na ng mata ko noon. Tapos nagalit pa yung ano, yung patrol doon sa taxi kasi akala nila na bunggo ako. No, ginawa niya dyan. Sabi ng ano, taxi driver, hindi sir, nangihingi po siya ng tulong. Ganyan. Tapos isa lang din yung pasahero ng taxi, napatingin sa akin yung babae, akong away. Sabi niya, okay ka lang, tayo, okay ka lang. Ganyan, grabe, nanginginig ako. Tapos sabi niya,
sige, hanapin natin. Ilang beses kami nagpaikot-ikot. Apat na beses kasi baka daw lang palit lang ng damit. Takti, di talaga nahanap. Sabi ng patrol, anong gusto mo? Ipakulong natin to pag ano, makuha yung cellphone mo, pablatter natin, ano. Hindi ko po alam kung ano yung gagawin ko. Tapos yung naisip ng patrol, pumunta na lang kami ng barangay Tampo, tapos nagpablatter kami. Ang daming pulis doon, nakatingin. Naglabasan yung pulis doon lahat. Sabi yung ano, yung pagdating ko doon, tangerat, di ko maano, nanginginig siya sa ano, kasi may tumawag sa taga-barangay, sabi niya. Dakin naki-open ka doon, 'di ba? Naki-open ka sa kasi binigay sa akin ng pulis yung ano, yung cellphone. Para may makontak ka. Oo, sabi niya, ano, gagamitin mo muna 'to kasi ganyan, awang-awa sa akin yung pulis. Eh. Ang lalaki ng mga pulis doon. Grabeng katabang, tatangkad eh. Sabi nila, yung sinasabi ko na sir eh. Kaya ganyan, parang nagigilty sila kasi hindi nila nabantayan yung area. Sabi yung ano, yung kasi hindi ko rin naisip na ganun kadelikado yung baklaran na maraming ganyan eh. Nagkataon pa na pandemic, kaya daming tabo. Masyado tong ano, masyado tong kampante sa buhay niya. Lagi akong nagbibigay ng advice sa kanya na kung ano ikabubuti niya, di siya na ano sa akin eh. Diba yun, yun na pala. Sabi ko sa iyo, sabi ko sa pagkaano. Kasi ganito guys, hindi talaga ako magkakamali na ganun yung mangyayari sa iyo. Yung sa mindset ko kasi ano, nagtatanggalan na dun sa work ko, tapos ako na lang yung napili dun. So, yung ginawa ko, parang ano ba, parang gusto ko pumasok kasi sayang yung kikitain kasi nga ang hirap pag ano pandemic, walang kikitain na pera, ganyan ganyan. Tapos doon ko na realize na nandiyan lang pala yung pera, tapos ano, kikitain pa naman diyan kasi pag namatay ka talaga, daming apektado, mawawala ka pa. So ito nga yun guys, yung lesson sa kanya. Sabi ko, kaya mong wala kang pera, kaya mong di mo mabili yung gusto mo, ayun yung importante doon. Kaysa namang nagtrabaho ka, may nangyari sa'yo, namatay ka, o ano. Pero alam mo, may magkagawa pa para kumita ng pera. Pero, siyempre wala na, patay ka ni. Hindi, thanks God talaga. Kaya ang dapat ng mindset mo, buhay muna bago yung pera. Oh, yung pera, ano yan, yung andyan lahat. Siyempre, lahat naman ng tao kailangan ng pera eh. Pero kung isipin mo muna yung, isipin mo muna yung mga mangyayari sa'yo bago ka gumawa ng ano. Kaya yun yung natutunan niya guys, sabi ko, sira, nandiyan lang yan yung pera. Pero yung buhay, isa lang yan eh, yung buhay, pag nawala ka na kasi sa mundo, wala nga naman buhayin ka ulit, walang ganun, walang nangyari na ganun. Kaya importante, pag-iingat. Diba yun yung natutunan mo? Yeah. Pero grabe. Ano, grabe, kahit ano na siya, kahit ilang months na ba, mga 6 months ata? July, August, September, October, November. Ay, 4 months pala. 4 months. Balik tayo doon para mahabang kwento. 4 months pala. 4 months pala nga ata kasi July nangyari, di ba? July, August. Ano yan, habang buhay mo nang nakatatak sa isip mo yan nung grabe, ano ka? Ano? Pag may kasabay ako dito sa likod, grabe, tumataas yung balahibo ko. Parang kikabado na ako. Parang sabi ko, grabe, trauma sa buhay ko. Talaga yun, malaki yung impact sa'yo nun. Talaga makapagpunan. Siyempre, nakikita mo na sa balita eh. Di nangyari sa'yo. Ngayong nangyari sa'yo, naramdaman mo yung feeling kung ano yung nangyari sa ganun. Kaya ngayon, ano kami? Wala kaming trabaho. Parang ano, parang kalmado muna. Parang inaantayin maging normal muna yung ganun. Pag naging normal yung lahat yun. Unti-unti siya babalik sa dati. Siyempre ako, kailangan ko din anong work kasi siyempre, mubahan lang kami.